Kapuso queen at box office star na si Bea Alonzo. Finally, tinuldukan na ang mga aligasyon ang mga issue na kung saan. Kumpirmado na ngang hiwalay na nga sila ni Dominic Roque. Matatanda ang napakaganda ng kanilang relationship. Nagbunga ito dahil engaged na nga sila at taong 2024, this year, dapat sila magpapakasal sa ibang bansa. Napakaganda ng kanilang relationship. Smooth sailing, napakaganda ng kanilang mga ugali o traits sa isa't isa. Mapapansin ito sa mga vlogs na inupload ni Bea Alonzo sa kanyang YouTube channel at talagang na-shock at nagimbal ang mga sambayan ng Pilipino. Kaya naman hindi na matutuloy ang kanilang kasalan. Narito naman ang statement ni Boy Abunda sa kanyang Fast Talk Show. Ito ang ayaw ko dito sa kwentong ito. Pinalalabas na ang may problema si Bea Alonzo kasi naghiwalay sila ni Gerald Anderson, naghiwalay sila ni Zanjo Marudo, hindi nagtatagal ang kanyang mga relasyon. To me, napaka-judgmental po nun. Yes, you and I have the right to comment. Yes, you and I have the freedom of speech, pero ako ay appeal for kindness. The narrative is not about Bea. Ang problema kaya sila naghiwalay. Kaya naman wag natin masyadong i-judge si Bea Alonzo. Matatanda ang napaka-sweet talaga nila sa isa't isa. Kaya naman ang engaged couple na soon to be married, eh hindi na nga ito matutuloy pa. Aniya ni Tito Boy, ito derechahan. Si Bea, gustong masave ang relasyong ito. Si Bea wants this to work. Punta naman tayo doon kay Dominic. Masakit din pakinggan. Walang pera, hindi mayaman, hindi sikat, hindi karapat-dapat kay Bea. Cruel. You have the right to comment. You have the right to share your opinion. Pero sanay, alam niyo po yun, let's exercise prudence, caution, and most important of all, kindness. Yan ay binalita mismo ni Tito Boy sa Fast Talk with Boy Abunda na they're trying to understand each other but they are going through a rough patch. I am confirming, hiwalay sila ngayon. Pero inaayos nga daw nila. Kumbaga sinusuyo pa rin ni Dominic ang aktres na si Bea Alonzo na sana'y maisalba pa ang kanilang relasyon na minahal din na at tinangkilik ng sambayan ng Pilipino. Narito naman sa kami.com.ph ay nagbahagi ang kapatid ni Dominic Roque ng picture na nagpapakita ng wolf in sheep's clothing sa kanyang Instagram story. Napansin na mga netizens ito lalo at kinumpirmang maging ni Tito Boy Abunda ang tungkol sa paghihiwalay ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Kayo guys, ano kaya ang ibig sabihin nitong IG story na kung saan may wolf in sheep's clothing? Nakakabahala dahil nagre-rants ang mga mahal sa buhay ni Bea at Dom sa IG stories at sa social media. Narito pa. The narrative is not about Bea. Ang problema kaya sila naghiwalay. Yan ay depensa na sinabi ni Tito Boy sa kanyang Fast Talk with Boy Abunda na kung saan si Bea Alonzo sa gitna ng mga spekulasyon kung bakit hiwalay na nga sila ng fiancé nitong si Dominic Roque. Makikita o mapapansin ang kanyang mga sagot sa Oppo event nito kasama si Nadine Lustre na napaka-dry ng sumagot itong si aktres na kung saan sa February 14 daw walang plano si Dominic at Bea dahil taping nga daw ni Bea sa Widow's War ang date na yon. Kaya naman, narito pa sa kami.com.ph. Ayon sa aming source, pinaimbestagahan po ng pamilya ni Bea Alonzo kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Isa lamang umano ito sa mga pasabog na impormasyong nakalap ni Christy Fermin na umano'y nauugnay sa hiwalayang Bea at Dominic Roque. Yan ay sinabi mismo ni Christy Fermin sa Showbiz Now na. Ito ay YouTube channel ni Christy Fermin. Narito pa sa Bandera. Ano kayang nalaman ni Bea? May na-discover raw si Bea Alonzo kay Dominic Roque na isa sa mga naging rason kung bakit nagkalamat ang kanilang relasyon. May kinalaman ito sa personal life ng negosyante at dating aktor na ngayon lang daw na-discovery ng aktres. Hindi raw kasi akalain ni Bea na may ganong eksena sa buhay ng binata.
Napaka-curious naman ng sinabi o dito sa banderang ito, ano kaya ang nadiskubre ni Bea kung bakit nag-change of decision ang aktres, napakasalan ang akto. At ito talaga'y nakakagimbal at masyashock kayo dahil ayaw daw bumitaw nung gay benefactor ni Dominic Roque at isang araw daw na-discover na nga ito ni Bea Alonzo. Narito ang isa sa mga malalapit kay Bea na si Nina G. Ferrer. Meron siyang IG story na hustler, ibig sabihin ay aggressively enterprising person, a go-getter, a prostitute. Napakabigat na salita. Grabe talaga ito. After ng Oppo event ni Bea at Nadine, narito ang latest na kung saan nag-appear itong si Bea sa burol ng boyfriend ni Catherine Halili na kaibigan din ni John Lloyd Cruz. Narito pa ang buong detalye. Sabay-sabay natin itong panoorin. I am very interested to see how they're going to do it. I'm a fan of Ben and Ben also, so it's gonna be their music. Ako gusto ko lang sila mapanood. Gusto ko lang good talk sila, siguro, na sana magawa nila, magawa nila yung best design for the main content fashion. They're all there, very dear to our hearts. Alam mo, lagi lang siyang pinag-uusapan. That's always there. Parang gotten to a point na gusto ko na siyang i-produce or maghahanap or i-fulfill market ko na siya because I don't know na kayo insecurities ko, nahihiya ako or I don't have the guts to do it just yet or I don't have the time. Pero yung ang dami kahit si Tito Gina Alahar, sinasabihan ako that I should direct. Maybe, one day, you know. It was originally mine, but I think I'm getting older, hindi na ako fit for the character that I have envisioned. So, hindi ko pa nakikita kung sino yun. I have someone in mind, but I don't think he'll agree. What's the story about? Controversial. I don't want to tell you. No, it's a love story or is it? No. Self-discovery or I don't know. Yeah. Or self-destruction. Maybe both. You'll take a high end. No, alam mo yung acting is a big part of who I am. Parang hindi ko siya kind of cool. Otherwise, I'll lose myself. And we don't want that. I went to the scriptwriting workshop of Ricky Lee in 2019. So I have 3 scripts for he approved. So I haven't really gotten to a point na gusto ko na siyang i-producer, maghahanap or i-fulfill market ko na siya because I don't know na kayo insecurities ko, nahihiya ako or I don't have the guts to do it just yet or I don't have the time. Pero yung ang dami kahit si Tito Gina Alahar, sinasabihan ako that I should direct. Maybe, one day, you know. It was originally mine, but I think I'm getting older, hindi na ako fit for the character that I have envisioned. So, hindi ko pa nakikita kung sino yun. I have someone in mind, but I don't think he'll agree. What's the story about? Controversial. I don't want to tell you. No, it's a love story or is it? No. Self-discovery or I don't know. Yeah. Or self-destruction. Maybe both. You'll take a high-end. No, we're the joint. Well, tabloids. Alam mo yung acting is a big part of who